Depende saan mo titignan yan. Okay, kung titignan mo is the number of championships, okay, yung leadership, tapos yung paano siya nakakatulong sa organisasyon, sa NBA as a whole, outside of basketball, you can go for Michael Jordan. Talagang napaka lahat yan eh, di ba? Icon siya. Pagdating outside NBA, talagang marami siyang tinutulungan. Okay, may mga foundation yan. Okay. Pero halos lahat naman ni ganyan eh. Kasi alam mo, sa laki ng pera sa NBA, nakagawa ka talaga sa sarili mo foundation, makakatulong ka. Okay. Ang pinaglalabanan kasi dyan ngayon is LeBron and Michael Jordan. Bisa sinasabi nila, it's Michael Jordan, it's because si LeBron daw, ay pagdating ng crunch time, nag-shy away. Hindi siya tumitira. Unlike Michael Jordan, it's either I win for the team or ako magpapatalo. Si LeBron naman ay hindi. Hindi raw ganun. Papasa niya. Bibigyan ko lang sila ng pagkakaiba ni Michael Jordan at ni LeBron. Si Michael Jordan kasi is a shooter, a scorer. He will do everything to score. Yan talaga yan eh. No problem. At yung mga kasama yan, talaga ibibigay sa kanya to let him score for them. Whereas si LeBron, point guard mentality. Okay, si LeBron, 6'8", para Magic Johnson yan. LeBron, more on look to pass yan eh. Kaya bisa nagagalit yung mga iba. Naku, si LeBron, tinasa yung bola. Bisa siya tumira, si Michael Jordan. Kasi nga, magkaiba sila ng laro. Ang kukumpara mo, si Kobe tsaka si Michael Jordan. Uh-huh. Yan, parehong scorer. Parehong shooter. Yan. They will do everything. Kaya nga, bisa niya, kahit dalawa ba na nasi-shoot. Kasi pinapractice nila yun eh. Yun sila eh. Okay? Ngayon, nabigay ko lang yung comparison kasi tamang-tama itong opportunity. Kasi minsan akala nila, ba't si LeBron? Kaya dapat malaman nyo, point guard mentality si LeBron. Okay, sa GOAT siguro, I will see, kung titignan mo, depende sa perspective. Ako siguro, I'll go for Michael Jordan na rin siguro. Kasi nga, yung number of championships at yung leadership, although pareho rin sila ni LeBron, kasi ang nakikita natin yung Michael Jordan, kasi minsan yung kagandahan ng mga tira niya, no? Pero pag tinignan mo yung shoot din eh, maraming mga fundamentally sound lang na player diyan pero very effective, kaya lang hindi gano'n napapansin, pero ang gagaling niya. Like for example, yung Tim Duncan, basic lang yan. Kaya lang, tinignan natin yung spectacular, naku, tatlo bantay na shootan, mga ganyan, di ba? Saan sa pinadala yung bola? Ang galing, no? Pero syempre, kidding aside, siguro, for ano, actually, close call yan, eh, no?